ang alamat ng pinya. Noong unang panahon may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Penang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bagtong na anak. Kaya lumaki si Penang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Penang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging ikinakatwira ni Penang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya't pinabayaan na lang niya ang kanyang anak. Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Penang na magluto ng lugaw. Easy na lang ni Penang ang lugaw ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Napagsilbihan naman siya kahit paano ng anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa kaya't napilitang si Penang ang gumagawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto hindi niya makita ang posporo. Tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agad tinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa kaitatanong ng anak kaya't noika nito, "Nako, Penang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka natanong ng tanong sa akin." Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina ay di na umimik si Penang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Penang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Penang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Penang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Penang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ang halamang iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng mata. Biglang nalaala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina, na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanandiyas si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Penang, sa palaypat-lipat sa bibig ng mga tao ang Penang ay naging pinya.